Samang tayo bigot, at talagang sumusunod siya makalugi. At kapag bigot tayo ng kaliwa o kanan, at yan, pag huminto tayo, nakita naman ninyo, puhusang umupo at naghihintay sa ating ibibigay na surod mga katugis. Yan. At sa mga nagtatanong, mga katugis, kung ano yung ginagamit nating surod mga katugis, marami po tayong ginagamit na napakamura, napakamura lang na binibili na siyang ginagamit natin sa pagsasanay mga katugis. Pwede po tayong gumamit ng pitso ng manok na inihaw, atay ng manok, o kaya yung hatog mga katugis. At yan ay iniihaw ko mga katugis. Nang sa ganun mga katugis, ay hindi naman siya basa na ating hinahawakan. Yan, mga katugis. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti mga katugis, si Draven. At talagang bawat kilos po ay sumusunod-sunod siya sa ating kaliwa. Ikita naman ninyo mga katugis. Yan. Yan ang mga kanyang natututunan mga katugis. At hindi lang siya mga katugis, kundi lahat sila ay ganyan pantay-pantay yung mga tinuturo natin sila sa kanilang sa araw-araw mga katugis. Nang sa ganun mga katugis ay lahat ay matuto sa anumang pagkasanay na ating ginagawa. Nagamit ang suhol at siyempre mga katugis yung salita. Sinasabayan na natin ng salita sa pagkasanay mga katugis na ang sa ganun ay malalaman nila, matutunan nila yung mga salita na ginagamit natin. Yan, mga katugis. Tuloy lang tayo mga katugis. At siyempre, shout out sa inyong lahat mga katugis sa patuloy na mag-subaybay pagkakiling sa aking YouTube channel. Salamat po sa mga interesado, kumahilig sa mga alaga aso at gusto matuto mga katugis. Yan, kunin mo na ang iyong alaga aso at sumabay ka sa bawat pagsasanay na aking ipinapakita sa inyong mga katugis. Yan po. Napakatalino. Napakatalino ang mga Christian Malinwa mga katugis kung ganito puri ang aso ng iyong alaga. Yan. Kaya lang, sa umpisa mga katugis ay paglaanan mo lang ng panahon at kunting oras sa sampu pataas ng mga 10 minuto pataas mga katugis na yung magawa sa iyong alagang aso ay napakalaki ang ibibigay mo sa kanya na aral mga katugis para matuto mga katugis. Yan. Okay po, dumapak, tigil. Yan, dumapak, tigil. Okay, paano? Paano tayo umpisaan? Ang gagawin ng mga katugis ay maghawak ka lang ng atay ng manok na inihaw na yan ang iyong gagamitin. Sa unang araw ng mga katugis na iyong pagsasanay ay kinakailangan mo lang i-dinadampi sa kanyang ilong o bunganga ang iyong kamay na may hawak na suhol. Yan. Sa anumang direksyon mga katugis ay sanayin mo ang iyong alagang aso na mapasunod. Katulad dito mga katugis. Ikot ka lang kaliwa, maging sa kanan mga katugis hanggang masanay siya ng masanay na sumusunod sa iyo. Yan mga katugis. Nang sa ganun ay hindi siya naiilang sa iyong mga kilos o galaw na kung saan ka pupunta o ano yung gagawin mo sa kanya mga katugis. Yan. At kapag sanay na mga katugis na napapasunod mo at yung pagkuha niya, pag-angoy niya ng suhol mga katugis ay hindi na siya barubal, hindi na siya sumusunggab at alam niya na yung tamang pagkuha mga katugis sa suhol natin ibinibigay. Ingatan po natin sa unang araw, pangalawa, sa unang linggo ng ating pagsasanay, sila po ay masyadong agresibo sa suhol na hawak natin. Kaya mag-ingat po tayo na huwag po tayong magsinindi o makagat ng ating mga alagang aso dahil sila po sa edad ng ganito mga katugis mula isang buwan pataas po hanggang hindi po sila makapagpalit ng ngipin ay talagang napakatalas po yung kanilang panging. Yan po ang ingatan natin. Kaya tingnan nyo. Good. Tingnan po ninyo. Nakuha niya. Yan. Sorry. Nakuha niya po. Tingnan nyo po yung tingnan nyo po yung kanyang pagsunggam. Yan po. Makikita nyo na sila po ay may disiplina na at may control na sa pagsunggam o pagkuha ng suhol na ating hinahawakan. Wala po tayong galos at naiiwasan po natin yung aksidente na ating sa ating kamay. Yan po. Iharap. Yan po. At yan po. At kapag na sa unang araw po at kapag nasanay mo siya na sumusunod-sunod lagi sa anumang direksyon na yung ginagawa mga katugis na yung pinupunta, umiikot ka man kaliwa o kanan,
ang susunod mo dyan ay paharapin mo. Harap. Nakita naman ninyo, harap. Dahil nga natuto ng mga katulit, ay kusa siyang umuko. Pero sa una, ito ay hindi mo pa magagawa. Harap. Okay, labas. Pasok. Harap. Kanan. Napaka-importante ito mga katulit na matutunan ng ating alaga natin. Harap. Yun. Ito yung unang hakbang ng pagsasanay na dapat matutunan ng ating alaga at mga katulit bago sila magkaroon ng disiplina. Kaliwa. Yan, tapat. Tigil. Importante yung mga katulit yung salitang tigil. Okay? Po. Harap. Okay. Lapit harap. Yan. Ang salitang lapit harap mga katugis ay napakagandang matutunan ng ating mga alagang aso. Lahat ng salita na ating ginagamit mga katugis ay napaka-important dito na matutunan nila. Tingnan nyo, kusang umiikot siya mga katugis na hindi ko na tinilis yung kanilang buwama. Yan, nakikita mo. Oh. Ikot ako ng kaliwa mga katugis. Lumalapit siya at siya. Okay? Okay? Yan. Ganyan kagaling mga katugis. Kapag natuto ang ating alagang aso bata pa lang ay talagang mabigyan na natin sila ng pagsasanay na tulad nito. Yan. Dahil ngayon mga katugis, dahil nakikita naman ninyo, umpisahan natin si Travel kung paano sumunod na magkakaroon siya ng disiplina na hindi siya aalis sa kanyang kinakuruna kung saan siya naroko. Dito natin siya sasanayin mga katugis nang matuto siya ng matuto hanggang malalaman niya yung salitang tigil mga katugis. Diyan ka lang. Simple lang mga katugis yung ginagamit natin sa lahat. Na Tagalog lang po tayo, Tagalog lang at talagang walang iba natin ginagamit sa pagsasanay sa ating alagaso. Dahil ang salitang tigil, diyan ka lang, ay dapat na malaman ng ating alagaso para magkaroon siya ng disiplina. Diyan. Okay, umpisa natin mga katugis. Umpisa, dito tayo, palayo tayo ng palayo hanggang sa makuha niya mga katugis. Okay, tigil. Relax. Trabe. Sige. Mubo. Makinig. Diyan ka lang. Makinig, makinig. Okay? Harap. Okay, tapa. Okay. Tingin. Sige. Makinig. Diyan ka lang. Tapa, tapa. Okay, tapa. Tingin. Makinig. Trabe. Trabe. Kaliwa, kaliwa. Mubo. Tapa. Okay, tingin. Trabe, makinig. Tingin. Diyan ka lang. Okay. Tingin. Tingin. Tigil. Oh, yan mga katugis. Hindi niya nakukuha yung gusto nating pagawa mga katugis. Dahil sa umpisa pa lang. Umpisa pa lang ito. Okay, tigil. Okay. Bigyan ulit natin sa ng sugol mga katugis. Tigil. Diyan ka lang, sabit. Tigil. Kumuko. Tigil. Daba, daba. Daba. Tigil. Tigil. Gini. Daba lang, daba lang. Daba lang. Okay. Daba. Gini. Tigil. Tigil. Okay, tigil. 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 Daba na. Tingnan nito. Okay. Sabit. Drabe, maging, lapit. Lapit, sarap. Okay, upo. Kaliwa. Upo. Dapat. Okay, tigil. Makinig. Tigil. Diyan ka lang. Tigil. Tigil. Diyan ka lang. Drabe. Huwag ka. Halik ka dito, ha? Okay, okay. Hindi ka matuto. Kaliwa. Upo. Dapat. Okay. Tigil. Drabe, makinig. Diyan ka lang. Tigil. 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 Goodbye! Yan. Yan sa wakas mga katugis. Ay nakuha niya. Okay, kaliwa. Umupo. Tigil. Tigil. Yan ka lang, sabi. Tigil. Tigil. Goodbye! Lapit, harap. Umupo. Good. Galing. Tigil. Sabi, makinig. Makinig. Tigil. Tigil. Yan mga katugis, medyo naiintindihan niya yung salitang tigil mga katugis, kaya hindi siya umalis kung saan siya nakupo mga katugis. Tigil. Goodbye! Yes! Pwede? Iliwa? Good? Goodbye! Po, daba. Good! Itinuro lang natin mga katugis yung ating dalili sa kanyang gagawin pang daba ay nakuha niya mga katugis. Tigil! Gaka lang, sabi? Makinig! Tigil! Yan mga katugis. Sanayin natin isang salita lang yung salitang tigil. Kapag nagagawa niya na yung tumigil at mag hindi alis sa kanyang kinaroroonan. Yan mga katugis. Good boy! Galing! Napakahusay na ito. Napakahusay na lalaking nato ito si Drummond mga katugis. Yan, tigil. Kaliwa. Galing. Opo. Tigil.
Ya. Ya kalang. Galing mga katuwis. Oh. Oh yan. Yan. So, umpisa mga katuwis, talagang may mangyayari at mangyayari yung ganito. Hanggat di, dahil hindi pa siya sanay sa ating kinapagawang na pagsasanay sa kanya mga katuwis, hanggat di siya sanay, ay talagang ganyan. Lumalapis siya ng kusa sa inyo, pero ganyan talaga ang pagsasanay sa ating alagang aso mga katuwis. Paulit-ulit lang tayo, paulit-ulit lang, paulit-ulit, hanggang maunawaan at maintindihan talaga nila yung mga salitang ginagamit natin. Okay? Okay, tigil. Trapin? Makinig, ganyan lang. Makinig. Tigil. 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 Diyan ka lang. Balik tayo. Kung saan tayo nakaupo. At iniwan si Trapin. Galing. Okay. Galing. Tigil. Tigil. Trapin, diyan ka lang. Medyo mas malayo ang ating lalakarin, mga tuwis, mula sa kanya kinarurunan at ating babalikan. Tigil. Oops. Makinig. Tigil. Ay, isa ka. Yan. Trapin. Ito ay ipapakita natin sa ating mga kaibigan mahiling sa aso. Kaya sumunod ka, okay? Okay, daba. Gamin, daba. Okay. Tigil. Tigil, makino. Makinig. Daba, daba. Okay. Tigil. Diyan ka lang. Tigil. Upo. Gamin, upo. Go. Andi. Oh, tinggil. Lapin, makinig. Yan ka lang. Yan, mga katuwis. Galay. At kapag nagagawa ni Draven mga katuwis yung pag na hindi alis sa kanyang kinaroon, ngayon naman ay ikutan natin siya. Doon natin sasanayin ng sa ganun. Mas ano mang gagawin natin, maging paikot ay hindi siya nailang sa salitang sa pagsasanay ng ganito mga katuwis. Okay. Gagala. 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 Tige. Gagala. Tige. Tige. Boy! Yan mga katuwis. Yan. Galing. Tige. Gagala. Gagala. Draven. Magini. Tige. Tige. Draven. Gagala. Tige. 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 Galing! Yan, mga katuwis. Pati? Galing talaga ni Draven, mga katuwis. Nakikita nyo, yung kanyang pinapakita, mga katuwis. Upo. Tige. Yan ka lang. Umupo lang, bebe. Daba. Daba. Okay, daba. Okay. Yan ka lang. Tige. Yan ka lang. Yan ka lang. Ngayon, mga katuwis, ay tatawagin natin ang pangalan ni Draven para lalapit sa ating harapan. Draven! Draven! Harap! Alright! Galing! Yan, kaliwa. Draven? Oh. Yan. Yan, mga katuwis, nakita nyo yung isang pagsasanay, yung uri ng pagsasanay na ating ginawa ni Draven, mga katuwis, kayong araw. At sana, makapulot na naman kayo ng mga simple paraan ng pagsasanay sa ating mga alagang aso, sa mga mahilig dyan ng ating mga alagang aso. Kaya, mga katuwis, wala kayong ibang gawin. Subscribe lang po kayo, like and share nyo. Susuhan nyo, mga katuwis, nang sa ganun po, ay may pakita ko sa inyo mga iba't ibang uri ng pagsasanay sa ating mga alagang aso. Muli, isang magandang araw sa ating lahat. Paalam. Draven!